Hello mga Mars, isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa aking YouTube channel, ang Mercy Sarap Homemade. Ngayong araw po ay nagluto ako ng puto cake na masarap, malambot at perfect na perfect sa ating dinuguan. So sa mga gustong malaman kung paano magluto ng aking puto cake, samahan niyo po ako sa aking pagluluto at ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto ang aking puto cake. Sa mga nais malaman kung paano ko niluto ang dinuguan, paki-search lamang po dito rin sa aking YouTube channel, How to Cook Pork Dinuguan. By Mercy Sarap Homemade. Narito ang mga sangkap na ating gagamitin. 6 cups na cake flour sifted, sinala ko na po. 3 pork, white sugar. Oil na pambra sa ating round pan. Egg white, 10 pieces. Pinaghiwalay ko na. Vanilla, 2.5 tablespoon na baking powder, salt, Eden cheese. 3 itlog na maalat at water na 700 ml at ang ating round pan na paglalagyan ng ating puto cake. So ito po ang ating mga kakailanganin. At nilagyan ko muna ng oil ang ating round pan para hindi ako mahirapan magtanggal ng ating puto cake kapag luto na. And then nilagyan ko siya ng parchment paper sa ilalim. At dapat magpapakulo na rin tayo ng tubig sa ating steamer para mamaya ay ready to salang na lang po. At ngayon ay mag-mix na po tayo ng ating mga dry ingredients. Ihalo po natin sa cake flour ang baking powder, asin, at asukal. So ipaghalo-halo lang po natin ang mga dry ingredients. Yung pong ating asukal na 3/4 ay hindi po natin ilalahat yon. 1/2 kilo lang po ang ating ihahalo sa ating puto mixture. Yung pong 1/4 or 250 grams ay ihahalo natin sa ating merengue. And then, maglalagay ako ng konting butas sa gitna at ihahalo na natin ang ating tubig. At i-mix na po natin ang ating puto cake mixture. So haluin lang po nating mabuti hanggang sa ma-dissolve po lahat ng ingredients. At ihalo natin ang vanilla. Ito po ay isa sa nagpapasarap at nagpapabango sa ating puto cake. Pakatatandaan lang po natin kapag gumawa tayo ng merengue, siguraduhin nating malinis lahat ng ating gagamitin gaya ng stand mixer or electric hand mixer. Dapat po ay tuyong-tuyo at walang kahit na oil. Ang ating egg white dapat ay walang halong egg yolk. Lahat po dapat ay malinis at tuyong-tuyo dahil yun po ang rason kaya hindi po mag-steep bake ang ating merengue. So gagawa na po tayo ng ating merengue. May dalawa lang po itong ingredients. Itong egg white at saka 1/4 sugar.
pag nagbubbles na yung ating egg white, pwede na nating ihalo ang ating asukal. At ang ating hand mixer ay nakaset lamang sa medium speed. So, yung ating 1/4 na asukal ay ilalagay lang natin ng paunti-unti. At after natin mailagay ang lahat ng asukal, ay iseset na natin sa high speed ang ating electric hand mixer. So, imimix na lang po natin siya ng hanggang 10 minuto or hanggang maging stiff peak yung ating merengue. After 10 minutes, ito na ang ating merengue. Okay na po siya, stiff peak na po siya at pwede na po nating i-mix sa ating photo cake mixture. Okay na po yung ating merengue. Hindi na po siya nalalaglag. Pag sinabi pong stiff peak, hindi na siya nalalaglag. At ngayon ay maghahalo na tayo ng merengue sa ating photo mixture. So, pagtatatluhin po nating lagay ang ating merengue para maalwan po tayong makapaghalo. Haluin lang po natin ng dahan-dahan at pa-fold po. Dahan-dahan lang po para po yung ating photo cake ay hindi babaksak. Yan po ang sikreto ng ating photo cake para malambot, maalsa. Kailangan hindi po natin hahaluin ng todo-todo. Nagpantay na ang kanilang kulay, yung parehas na silang white, okay na po yun. Stop na ang halo. Ilalagay na natin sa ating round pan ang ating photo cake para ma-steam na po natin. Sa mga nais magnegosyo ng photo cake, ilalagay ko po sa description box ang tamang mga sukat at ang bilaong gagamitin. So, sa isang recipe na ito po ay kasya sa round pan na size 14. Pero itong gagamitin ko ay isang size 12 at isang size 9. 12x2 and 9x2 inches. Sa mga nagtatanong bakit puting-puti ang aking photo cake, so pure egg white lang po ang ginamit ko dito. At lalagyan na natin ng egg na maalat para sa ating toppings and Eden cheese. So mas maraming cheese, mas masarap po. After po nating malagyan ng toppings ay isasalang na po natin siya at ang ating tubig sa steamer ay ready na po. Steam natin ng 30 minutes, high fire po ang apoy. After 30 minutes, luto na po ang ating photo cake.
Kung nais ninyong gumamit ng photo mold na maliliit, yung 3 ounce or large ounce, steam nyo lang siya ng 12 minutes. Okay na po yun kasi maliliit lang siya. Ta-da! Luto na ang ating photo cake na napakasarap, napakalambot at katakam-takam. So, itry nyo na po mga Mars. Ganito ko po siya tinatanggal sa ating pan. Yung mga gilid po, sinusundot ko lang ng ganyan po, ng spatula para madaling matanggal. And then, itataob ko lang po siya sa isang bilao. Yan, ganyan po. And then, yung gagamiting bilao, ilalagay ko din sabay tihaya. Yung foil po na yan na ginamit ko ay may konting oil po para yung mga cheese or toppings ng ating photo cake ay hindi dumikit. At dadagdagan pa natin ng ginagad na cheese. So, mas marami pong cheese, mas masarap po ang ating photo cake. Sa mga nagtatanong kung magkano ang benta ko ng ganitong size, size 12 by 2, 300 pesos po. At yung isa 9 by 2, 200 pesos. So kung isang recipe po na pagsamahin natin sa isang bilao, 500 pesos. At kung large photo mold naman ang iyong gagamitin, 10 pesos each. At kung meron kang round pan na size 7, pwede mo siyang i-divide sa 5. So, 500 pesos din po yun. At ibenta mo ng 100 pesos each. Ito yung favorite ko eh, Tiki Man. Tiki Man portion. So, tikim-tikim po tayo, mga Mars. Napaka-lambot po ng ating photo cake. Napaka-soft and fluffy. Ang sarap niya. Bagay na bagay po siya sa ating dinuguan. So, paano mga Mars? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay suportahan niyo ang aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. Bye-bye! Ingat po tayong lahat!